Ama naming nasa langit. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, lumalapit kaming muli sa iyo sa oras na ito. Amin pong ipinagpapasalamat ang lahat ng mga kabutihan mo, ang pag-iingat mo sa aming lahat sa nakalipas na maraming mga araw ng aming mga buhay, lalo na po sa mga panahong ginugol namin sa aming pagsubaybay, sa pakikinig ng iyong mga salita, sa pag-alam ng iyong mga banal na katwiran. Salamat po at isinapit mo kami hanggang sa oras na ito. Mayroon pa rin kaming buhay at lakas at may mabuti kaming pagkakataong patuloy na alamin at pakinggan ng iyong mga salita. Ama, bago po kami magpatuloy, muli kaming sama-samang lumalapit at humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasalang nagagawa, sa aming mga pagkukulang sa iyong banal na harapan. Maawa ka po sana sa aming lahat. Patawarin mo kami ngayong nagpatawad na po kami sa mga nagkasala sa amin. Mihingi kami ng awa at tulong para sa lahat ng aming mga kapwa-taong nakikinig ng iyong mga salita. Ang mga nagnanasang makapagbalik loob sa iyo, Ama, makatalikod sa lahat ng kasamaan sa sanglibutang ito, makapagpasimulang lumakad, nakasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Sana po, Panginoon, suguin mo ang iyong banal na espiritu. Buksan mo ang kanilang mga puso, laksan mo ang kanilang mga kalooban upang huwag mahadlangan sa kanilang pagpapasya na samantalahin ang pagkakataong ipinagkakaloob mo upang aming matamo ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at makapagpasimula ng isang panibagong buhay sa iyong banal na harapan. Sana pawiin mo ang mga alinlangan sa kanilang mga puso, magliwanag na tuluyan ng iyong mga salita sa kanilang mga puso at mga kaisipan. Nawa papaghariin mo po ang iyong banal na kapayapaan sa bawat dako ng aming mga kapwa-tao. Laki pang aming paghingi ng patuloy na pagsaklolo at awa sa lahat ng iyong mga anak sa iba't ibang mga dako na katuwang upang maipalaganap ang balita ng iyong kaligtasan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa iba't ibang panig ng daigdig, ano man pong oras kami ay nakakarating sa inyo ngayon. Muli po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo. At kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po, ay nag-aanyaya kami sa inyong lahat. Nasamahan po ninyo kami sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At ito na po ang ating 13th gabi ng pag-aaral ng mga doktrina ng Panginoong Hesus. At kung loloobin po ng Diyos bukas, ang magiging pinakahuling gabi po natin at ang schedule po ng ating mass baptism ay sa darating na Biyernes. Sumalit kagaya po naming laging ipinapaalaala sa inyo, kami po ay nag-aanyaya na buuin ninyo ito pong ating pag-aaral ng mga doktrina at wala naman po kayong commitment o anumang dapat na alalahanin sa amin. Subalit, ang amin po ay maunawaan ninyo ang kahalagahan ng mga bagay na itinuturo ng banal na kasulatan hinggil sa mga doktrina ng Panginoong Jesus. Kaya sa gabing ito po sa ating pagpapatuloy, muli po ay narito ang kapatid na Eli Soriano. Magandang gabi po, magandang araw, magandang umaga, anuman kaming oras nakakarating sa inyo ngayon, mga kababayan. Agad po tayong magsimula sa atin pong tinutuklas na aral. Nakita natin kahapon na mayroong apat na klase ng puso ng tao. Tatlo doon ay nangangailangan ng renovasyon o pagbabago. Sa apat na puso,
tabing daan, batuhan, dawagan at mabuting lupa ay tatlo po roon hindi makapanghahawak sa salita ng Diyos. Malibang palitan ng Diyos, kita natin ang dahilan o ang paraan para magkaroon ng pagbabago sa atin, mahugasan ang ating mga kasalanan sa bautismo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, magawa yung pagbabago ng ating puso at ng ating buong pagkatao. Ang resulta po nito ay ang ating pagiging kay Kristo. Doon sa ikalawang Korinto 5:17, ganito po ang nakasulat. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ang talagang pagiging kay Kristo po, yung magkaroon ng epekto ang pagbabago sa ating buhay. Maganap yung sinasabi ng Biblia na bautismo, pagkatapos yung iniuutos ng Biblia na pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos na siyang magdidirehe o magdidirek ng ating bagong pamumuhay. Sabi doon sa 6:4 ng Roma, tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya after ng bautismo, lalakad na tayo sa panibagong buhay, doon magaganap po yung pagiging kay Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago, sabi ng salita ng Diyos. At ang isang pagbabago pong magaganap sa atin pagkatapos ng bautismo ay yung magkakaroon na tayo ng takot sa Diyos na gumawa ng mabibigat na kasalanan. Kaya ngayon pong araw, ang atin pong pag-aaralan kung ano yung mga kasalanang mabibigat na wala ng patawad kung ating sadyain na gawin. Dapat yung maintindihan, dalawang klase po ang kasalanan, mga kapatid. Nandun sa unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayon, dalawa po ang kasalanang nasa Biblia. Kasalanang ikamamatay o mortal at kasalanang hindi ikamamatay. Yung tawag ng Katoliko ron, binyal. O sa tawag sa Biblia, kasalanang hindi ikamamatay. Kasalanang ikamamatay, kasalanang hindi ikamamatay. Pagka ang ating kapatid sa Diyos nagkakasala ng hindi ikamamatay, ang utos, idalangin sa Diyos para mapatawad, mabigyan ng buhay. Pero pagka ang kasalanan ikamamatay, ayaw na pong ipadalangin eh. Ayaw na ng Diyos. Hindi niya napapakinggan. Pag ang ginagawa ng isang tao, kasalanang ikamamatay, hindi na dapat pang idalangin. Sa ibang mga iglesia, yung bibitayin na dahil napakasama na ng ginawa, ipinapanalangin pa eh. Maaari sa iba ang maging sabi-sabihin nila, eh kasi ikaw maawain kami. Hindi ka maawain nun. Suwail ka nun sa Diyos. Kasi sabi na ng Diyos, huwag mo nang ipanalangin
pagka ang kasalanang ginagawa ay ikamamatay na. Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos, dapat sumusunod lang tayo sa Diyos. Pagka ikamamatay ang kasalanan, hindi na yun pinapatawad. Itinitiwalag na po yun sa iglesia. Kaya sa iglesyang totoo, mayroon pong pagtitiwalag. Basahin natin ang 3 G's ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Meron pong pagtatakwil lang ang Diyos eh. Binigyan mo ng isa, dalawang pagkakataon. E pagkatapos ng ikalawang pagsaway, itakwil mo. Tipo, pagka hindi mo itatakwil o aalisin sa iglesia, lahat magkakahawa-hawa yan eh. Ang punto ko po, hindi naman para sabihin banal ako, hindi po. Ang tao talagang nagkakamali eh. No? Pero pag ang pagkakamali na, pang-aabuso na, no? Dapat pinuputol yun, tinitiwalag eh. Kaya dito po sa ating samahan, tinitiwalag natin yung miyembro, ministro na umaabuso. Pagka ang ginagawa na kasalanang mabigat na ikamamatay, tinitiwalag po yun. Kaya ngayon, pag-aaralan natin yung ano ba yung mga kasalanang ikamamatay na pagka sinadya nating gawin, eh matitiwalag tayo. Para huwag magkahawa-hawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, naririnig ko sa lola ko nung araw eh, pag halimbawa, bibili kasi kami ng kamatis, isang kaing na kamatis, meron kasi kami tindahan. Titignan ng lola ko yon, pag kami isang bulok, aalisin agad. Sabi niya, pag di mo inalis yan, anak, magkakahawa-hawa yan, mabubulok yan. Ganun ang samahang, pag hindi mo pinipigil at kinukonsinti mo yung gumagawa ng masasama, lalo na pagka ang kasalanang gagawin ay kamamatay na, mabigat na, magkakahawa-hawa miyembro, maiisip nila, okay naman, di naman natiwalag eh. Yon. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Para tayo po, kung mag-iiglesia tayo, yung nasa Biblia ang paraan natin, hindi paraan ng tao. Kasi yung tao, eh talagang may nangungunsinti, lalo na kung malaking mag-abulo eh. No? Kaya ang masasabi ko sa inyo, sa iglesia, sa Biblia, hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Alam niyo mga kapatid, pagka kukonsintihin mo, kahit gumagawa na ng mali, milyonaryo kasi, kukonsintihin mo, masama epekto noon. Nasa 1:32 po yun ng Roma. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Yung mga iglesyang hindi sa Diyos, pinapayagan nila yung gumagawa ng mga masamang bagay. Bagaman karapat-dapat na sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa. Mismo sila, ginagawa nila yung ginagawa ng masasama. At pinapayagan ng wika nila ang nagsisigawa ng mga yon. Kaya may domino effect yan eh. Pag hindi mo tinitiwalag yung masasamang tao, ang mangyayari po, yung iba sasama rin. At ikaw, gagawin mo rin kasi hindi mo nga tinitiwalag eh. Pag nagtiwalag ka ng masama, titingnan ka ng miyembro. O eh bakit yun tiniwalag mo? Ikaw yung ginagawa mo rin. Lalabas yung nasa Roma rin, ano? Sa dos, ang sabi po doon sa talata, ganito. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sa 20. Tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata. Nasa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili.
Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka? Anyo? Ikaw na nasus... Eh, ibig sabihin, may pastor nangangaral, yung pinangangaral niya, ginagawa niya rin yung mali. Nagtuturo ka sa iba, di mo tinuturo ang sarili mo. Sabi mo sa tao, huwag magnanakaw, ikaw ang numero unong magnanakaw. Yan po ang domino effect ng pagkonsinti sa masama. Kaya ang utos ng Diyos doon sa 5:13 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayun, pinaaalis yung masamang tao. Kaya po may pagtitiwalag. Ewan ko sa inyo, sa iglesia nyo ba may tiwalag? Mga born again, nagtitiwalag ba kayo? Sa iglesia ni Manalo, nagtitiwalag. Pero kukunin uli. Tatanggapin uli. Sa Sabadista, ganun din. Pag tiniwalag, dahil gumawa na ng masamang masama, ang gagawin, kung gusto ng tao magbalik loob, magpapabautismo uli. Kaya may tinatawag silang doktrina ng rebaptism. Sa Biblia po, walang rebaptism. No? Hindi pwedeng yung sumadya na ng masamang-masamang kasalanan eh, at irerebaptize mo. Wala po sa Biblia yung rebaptism o muling pagbabautismo. Wala yon. Kaya pag-aaralan natin ngayon para maging maingat kayo, mga kapatid. Ano, kung gusto nyong umanib, maingat kayo. Kung matanggap nyo ang salita ng Diyos pagkatapos ng bautismo, maisakatuparan nyo ang aral na ating pag-aaralan ngayong araw. Basahin natin ngayon ang 12:32 at 3:29 ni Marcos. Pakinggan nyo. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Ninyo yan, mga kapatid. Napakaliwanag niyan sa Biblia. Bakit may iglesia? Walang tiwalag. Ibig sabihin, kahit labagin nila itong mga aral na ito, okay pa rin sa pastor eh. Basta nag-aabuloy ka lang, okay pa rin. Pero sa Biblia, nagsasalita ka pa lang. Sinasadya mong magsalita ng laban sa Espiritu Santo, eh wala kang kapatawaran maging sa sanlibutang ito at maging sa darating. Nasa lahat ng Biblia yan eh. Eh kung ikaw ay may takot sa Diyos, tuturo mo sa tao yan. Para yung tao, huwag makagawa ng ganyan. Kung may pagmamahal ka sa kaluluwa ng kapwa mo, dapat ituro mong kabuuan yan eh. At sinabi rin doon kay Marcos, ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Kaya alamin po natin, ano yung mga kasalanan laban sa Espiritu Santo? Ang isang kasalanan laban sa Espiritu Santo, yung mamusong ka, pusungin mo ang Espiritu Santo. Yung pamumusong sa Tagalog po, sa English yon, blasphemy. Magsasalita ka ng lalabanan mo yung Espiritu Santo ng Diyos. Blasphemy yon. At ang isa pa sa Kapampangan, manyumpa sa langking Espiritu Santo sa Kapampangan. Sa Bisaya naman, ang nakalagay, magapasipala sa Espiritu Santo. Pagsasalita ng paglaban sa Espiritu Santo ng Diyos. Mabigat pong kasalanan yon. Ngayon, alamin natin, ano ba yung mga aral ng Espiritu Santo na pagka iyong sinadyang labagin. Kasi meron pong nakakalabag kung minsan, hindi naman niya alam, hindi niya naintindihan. Meron kasing kapatid na Chinese. Hindi niya pala masyadong naintindihan dahil Chinese nga siya.
nakagawa siya noon. Eh, nung maintindihan niya, umiiyak, hindi ko ikaw naintindihan. Pinatawad namin kasi hindi niya naintindihan eh. Pero ang hindi pwedeng patawarin yung naintindihan mo, tapos sinadya mo pa. Ganito po ang sabi kung ano-ano yung mga aral ng Espiritu Santo na pagka ginawa natin eh masamang kasalanan, hindi tayo papatawarin. Sa 15:19 ng gawa. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Sapagkat minagaling ng Espiritu at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapit. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Ayan, meron pong binabanggit si Santiago'ng Apostol na apat na bagay na hindi naman po mahirap ito tandaan, apat lang ito eh. Minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atanga ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Alin yung kailangan-kailangan na iatang sa kapatid, ipagbawal, na magsiilag kayo sa mga bagay na inihain o inihandog sa Diyos-Diyusan, isa, at sa dugo, dalawa, at sa mga binigti, tatlo, at sa pakikiapid. Ito po ang kabilang sa mga batas ng Espiritu Santo sa Iglesia na ipinagbiling mahigpit ng mga apostol. Wala kaming masyadong maraming iaatang sa inyo. Hindi bawal ang baboy, hindi bawal ang talangka, hindi bawal ang talaba, hindi bawal ang yung malaki. Lobster. Israelita kasi, bawal yung lobster. Bawal yun eh, sa Israelita eh, nung araw sa panahon ni Moses. Pagka walang kaliskis, walang palikpik, bawal kainin. Hindi ka pwedeng kumain ng igat, galunggong, walang kaliskis ang galunggong eh, no? Hindi ka pwedeng kumain ng dilis, no? Maraming bawal sa panahong Israelita. Pero sa panahong Kristiyano, ang sabi ng mga apostol, hindi na namin kayo aatangan ng lalong mabigat na pasanin. Maliban na lang sa mga bagay na itong na kinakailangan, na kayo'y magsiilag, iilagan mo na, lalayuan mo na ang mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, sa dugo, sa binigti, at saka sa pakikiapid. Makinig po kayong mabuti, mga kapatid. Pipilitin kong sa awa, tulong ng Diyos, maintindihan ninyo ang bagay na ito. Apat lang naman po. Ikalima na yung pagsasalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo. Ito naman, hindi pagsasalita, kundi gawain ito. Iiwasan mo na kumain ka ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, sa dugo, sa binigti, at saka sa pakikiapid. Isa-isahin po natin. Ano ang tinatawag na Diyos-Diyusan sa Biblia? Na pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal kainin, bawal ng Espiritu Santo. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Pakinggan nyo sa 115:4-8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy.
mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Kaya pinakikilala po ng Biblia, ano ba yung tinatawag ng mga Diyos-Diyusan? Sa kapampangan, idolos. And sabi po dyan, ang kanilang mga Diyos-Diyusan, pilak, ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Meron din niyang kahoy, meron din niyang, ngayon may plastic na eh. May fiberglass din ngayon na Diyos-Diyusan eh. Ang Diyos-Diyusan yung mga pilak, ginto, ng mga estatwa at kahoy na ginawa ng mga tao. Pakinggan nyo, doon sa Isaias, sa 44:13, nag-uunat ang anluwagi ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at yaoy kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong, at kumukuha siya niyaon at nagpapainit. Oo, kanyang pinaliliyaban niyaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi sila makakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag makakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang makaunawa. Ayan, nakita niyo mga kapatid, ang tinutukoy palang Diyos-Diyusan, ginagawa sa pilak, ginto, merong kahoy. Pumuputuli kayong aluwagi ng kahoy ng roble, ensina, at saka abeto. Doon sa Israel, iyon ang pinakamatitibay na kahoy. Ensina, roble, at saka abeto. No? Hindi pwede kasi yung kahoy na marupok. Sandali lang, matutunaw yun. Kagaya halimbawa ng palutsina. Magaan kasi yun . Ang pinipili nilang kahoy para gawin yung larawang inanyuan, yung matitigas na kahoy na kanilang inaano, yan, ganyan ang ginagawa. Nilalagyan niya ika ng anyo ng isang tao, tapos pinagpapatiraan, nananalangin siya, sumasamba siya, at sinasabi niya doon sa punong kahoy na ginawa niyang Diyos-Diyusan, ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako. Yan. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino gumagawa niya. Alam niyo na yan. Baka sabihin niyo, ina-atake ko pa kayo . Pero kung paaalala ko sa inyo ang pasyon, yung pasyong Katoliko, pagka mahal na araw siyang binabasa ng Katoliko, no? Ang sabi doon sa pasyon, sukat mong maalaman sa su
pag-uusapan kasi ang pasyon kinopya sa Biblia yan eh. Ni Padre Mariano Pilapil, ginawang parang tula, binabasa ng Katoliko pag Semana Santa. Kung iintindihin nyo yung nasa pasyon, sukat mo ikang malaman sa sulat na papalaman. Nasa Biblia, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Pagka lumuhod ka sa kahoy, yung pagluhod mo, ginagawa mo siyang Diyos mo. Kasi ang Diyos lang ang dapat luhuran eh. Kaya ang tawag doon sa Biblia, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan pong Diyos-Diyusan, mga kapatid. Kasuklam-suklam yan sa Diyos. 4:3 ng unang Pedro. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil na lumakad sa kalibugan, sa mga masamang kita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam po yan. Yung luhuran mo yan, dalanginan mo yan, eh yung iba nangangatwiran pa eh. Hindi naman ikaw namin sinasamba, sabi nung paring Katoliko. Eh sino may sabi siya, hindi mo sinasamba, nananalangin ka nga eh. Eh sabi niya, yan ikaw, paalala lang sa amin yan. Hindi namin yan sinasamba, ginagalang namin. Gaya ng magulang mo ikaw. Eh di, tanggapin ko na. Paggalang yung ginagawa mo, gaya ng magulang mo. Yung bang magulang mong ginagalang mo, nananalangin ka ba ron? Yung ginagalan mo bang magulang, nilalagyan mo ba yung retrato niya ng sampagita, saka tinitirikan mo ba ng kandila? Lumuluhod ka ba sa magulang mo na iginagalang mo? Hindi. Bakit? Eh, sobra na yung ginagawa mo eh. Ang paggalang, hindi kasama yung pagluhod o pananalangin sa magulang. Maliwanag na ang tawag dyan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. No? Basahin natin ang Roma 1:25. Pakinggan niyo mga kapatid. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan pala sa Diyos yan eh. Kaya pala yan, kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyusan, ang sabi ni Pedro, sukat ng nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil, lumakad sa kalibugan, masamampita, paglalasing, kalayawan, kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam po sa Diyos yan eh. At komo yung Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam ang pagsamba dyan, ay ang sabi po ng binasa natin sa huling talata, pinalitan ang wika nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Eh yung bang niluluhuran mo, dinadalanginan mo, nilalang ba yan o lumalang? Dinalanginan mo si Maria, ginawan mo ng estatua, tapos niluhuran mo, si Maria ba nilalang o siya ba ang lumalang? O halimbawa, dinalanginan ng mga Bombay ang baka. Yung baka ba, nilalang ba yun o yun ba lumalang? No? Pagka ang sinasamba mo ay nilalang at hindi yung lumalang, kasinungalingan yon, kasuklam-suklam yon na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ha, kapatid. Pag ikaw ay nananalangin at lumuluhod, hindi doon sa lumalang, na yung lumalang, yun ang Diyos. At ang pinupuri mo at sinasamba mo, yung nilalang, pagsamba sa Diyos-Diyusan yun. Yan po ang kasuklam-suklam sa Diyos. Pagsamba sa mga nilalang kaysa ang sambahin yung lumalang. Ang tawag po dyan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Alin yung Diyos-Diyusan? Ginawa ng kamay ng tao. Galing sa pilak, galing sa ginto, o galing sa kahoy, na inanyuan ang anyo ng isang tao,
tapos eh binihisan, tapos nilagyan ng bahay, katedral pa yan, laki. Buti pa nga yun, may bahay, yung squatter wala eh, tao yun ha. Eh yung mga bahay niyang mga Diyos-Diyosan, nalalaki. Eh kasuklam-suklam po sa Diyos yan eh mga kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin. Biblia po ang nagsasabi niyan. Lumuhod ka diyan, manalangin ka diyan, kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya ngayon, pagka po ang pagkain inihahandog sa Diyos-Diyosan, bawal po yan ng Espiritu Santo. Dapat tayong magsiilag sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, naghahandog sila ng mga pagkain na inihahandog nila sa Diyos-Diyosan. Sa Kristiyano, bawal pong kainin yon. Hindi tayo bawal kumain ng mga kagaya ng bawal sa Israel, baboy, talangka, alibangon, hindi bawal yan. Pero pagka ang pagkain inihanda na sa Diyos-Diyosan, hindi na po natin dapat kainin, bawal po yon. Halimbawa, yung mga Budista, si Budista tao yan eh, nilalang yan, di naman lumalang yan eh, si Buddha. Yung mga Budista, may mga panahon mag-aalay sila ng mga pagkain dyan kay Buddha. Karamihan ang iniaalay kay Buddha, mga prutas na bilog. At swerte raw yung bilog kasi para raw pera yon. Basahin natin ang 8 ng unang Korinto, versikulo 7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Kaya nahahawa, nakakahawa pati budhi. May malalim na epekto yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pati kaluluwa mo, pati budhi mo, pati espiritu mo, napapasama niyan. No? Yun ay kang walang kaalamang ganyan, sabi ni Pablo. Namimihasa sa Diyos-Diyosan, kumakain ng para isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, ano, may nagtatanong sa akin, kapatid na Suriano, masama bang kumain ng tikoy? Sabi ko, hindi. Bumili ka sa Ungpin, meron. May tikoy. Pero pagka yung tikoy, inihanda na kay Buddha, huwag mo kakainin yun. Mahahawa, budhi mo ron. Magagalit ang Diyos sa'yo. Labag sa Espiritu Santo yon. Nakakain ka ng handa sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung hopia, inihanda nila sa Diyos-Diyosan nila, huwag mo nang kakainin. Para huwag kang magkasala sa Diyos. Di bumili ka na lang ng hopia, meron naman nabibili. Kahit anong pagkain, pag inihanda po sa Diyos-Diyosan, nagiging karumal-dumal sa Diyos, yung pagkain, yung Diyos-Diyosan, at pati yung kumakain. Kaya ang Kristiyano binawalang kumain ng handa sa Diyos-Diyosan. Alin ba yung Diyos-Diyosan? Yung hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos, dini-Diyos lang, kaya ang tawag yung Diyos-Diyosan. Parang hindi tao, hindi tunay na tao, tau-tauhan, ano? Kabayo-kabayuhan, tau-tauhan, Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos, hindi dapat sambahin, sinasamba. Eh marami sa Katoliko niyan eh. Pati anghel, sinasamba ng Katoliko, mga kerubin. Meron silang mga estatwa ng kerubin, sinasamba nila. Bawal po ng Diyos yan eh. Kahit na anghel pa, nilalang din yan. Hindi naman lumalang ang anghel eh. Tinan ninyo si San Juan, lubuhod sa anghel, pinagbawalan ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayaw nung anghel eh. Lumuhod sa kanya si Juan eh. Huwag mong gagawin yan. Ako rin ay alipin kagaya mo.
ng iyong mga kapatid na propeta na sumusunod sa utos ng Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Ang sasambahin lang hindi anghel, hindi tao, hindi Diyos-Diyosan. Ang sasambahin lang ang Diyos. Mga kapatid, tama yung sabi sa pasyon. Ayaw lang maniwala lang Katoliko sa libro nila eh. Kung maniniwala lang kayo sa libro nyo, hindi na kayo maliligaw. Eh ano ba sabi ng libro? Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos na lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Ang Diyos lang luluhuran at sasambahin gabit araw. Eh bakit araw-araw ang lumuluhod kay Maria? Eh nila lang din yun, di naman Diyos yun eh. Sabi nung mga ibang Katoliko, kayo naman hinahamak nyo si Maria. Ano? Kami pa humahamak kay Maria. Ginagalang namin si Maria. Kasi ang Diyos ang may sabi, huwag kang sasamba sa nila lang. Eh nila lang si Maria. Giving her our due respect, hindi namin sasambahin si Maria. Hindi kami luluhod kay Maria. Dahil ba may, wala kaming galang kay Maria? Hindi. Dahil naniniwala kami kay Maria. Dahil si Maria man sumamba sa Diyos. Hindi siya nagpasamba. Nung nandito siya sa ibabaw ng lupa, hindi siya dinalanginan. Sumama siya sa mga apostol na nanalangin sa Diyos. Basahin natin ang 1:3 ng gawa. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na pinatitirikan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Kita nyo, lahat ng apostol na nanatiling matibay, nagkakaisa sa pananalangin, kasama nila yung mga babae, si Maria Magdalena, si Maria ang asawa ni Cleopas, at saka si Maria na ina ni Jesus, pati si Maria na nanalangin sa Diyos kasama mga apostol, hindi siya ang dinadalanginan. Aba, ngayon naman eh, si Maria na ang dinadalanginan eh. Hindi naman Diyos si Maria. Ibigay mo sa kanya yung nararapat na paggalang. Si Maria man sumamba sa Diyos kay Kristo na kanyang pinanganak sa laman, sinamba niya. Kaya ang dapat nating sambahin, hindi si Maria, yung sinasamba ni Maria. No? Eh, pinalitan mo ni pagsamba dun sa sinasamba ni Maria. Si Maria na sinamba mo, ginawa mo Diyos-Diyosan si Maria. Pinapasamba ka dyan, eh bawal ng Diyos yan eh. Kaya nga, lahat ng Diyos-Diyosan na naimbento ng tao, sa Bombay, ang Diyos-Diyosan nila, mga, yung elepante, baka, ahas, dinidiyos din nila, pati ano, pati daga, dinidiyos ng mga Bombay, kasuklam-suklam lahat sa Diyos yan eh, mga kapatid. Ngayon, pagka ang pagkain ay inihanda sa Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam na rin, nakakahawa yon sa budhi. Pag ang pagkain inihanda, hindi sa tunay na Diyos. Halimbawa, sa Muslim po, ang kanilang pagkain, ihahandog nila sa kanilang Diyos, kay Allah. Yung pong Diyos ng Muslim, iba po yun sa Diyos ng Kristiyano. Kasi, para lang maintindihan nyo, hindi po ito pang aatake. Papakita ko lang sa inyo ang pagkakaiba ng Diyos ng Muslim at ng Kristiyano. Kasi yung iba, ang paniwala, oh, pare-pareho lang naman ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos. Hindi totoo yun. Marami pong Diyos na inimbento ang tao. 4:8 ng Galacia. Gayon man ng panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos,
kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yung mga unang Kristiyano, sabi ni Pablo sa kanila, nung kayo hindi nyo pakilala yung Diyos, nasa pagkaalipin kayo ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron silang dinidiyos na hindi naman talaga mga Diyos. Kagaya dun sa Ayala Avenue, meron na kurong financing na inuutangan nung araw. Negosyante po kasi ako na kumukuha ko ng kapital sa Bombay. No. Ngayon, nung matagal na, siguro mga 4 na taon, 5 taon, nakita yata nung manager na maayos akong magbayad, pinatawag ako sa opisina, nakapasok naman ako. Bakit po ka ako, sir? Gusto mo, Mr. Soriano, bibigyan kita ng loan na 10 million. Ano? Magbigay ka lang ka ika ng collateral. Ba, natuwa ako dahil malaki na nung araw yung 10 million eh. Siguro mga 1980s yun. Eh, negosyante po ako eh. Kahit na ako'y nagmi-ministro, nagninegosyo ako para kumita ako na perang kailangan ko, hindi ako hihingi sa kapatid. No? Yung abuluyan ng kapatiran dito, hindi pupunta sa akin, kundi para sa gawain. Ano? Ngayon, sabi niya, edi nagkakwentuhan kami sandali, kumakain siya ng papaya at saka ng kiwi. Inaalok niya ako, sabi ko, sige po. Sabi ko, sir, pwede po bang magtanong? Nakakita kasi ako na isang retratong malaki, ang laki. Halos life size. May ilaw sa dalawang tabi. Sino po yan? Sabi, yan ang Diyos. Oh, nagulat ako. Yan po ang Diyos nyo? Sabi ko, oo, oh, sabi niya, ang pangalan niya, Sing. Yung Diyos niya, ang pangalan, Sing. S-I-G-N-H. Ewan ko kung baligtad yung pagkaka-spell ko. Basta Sing, yun ang Diyos niya. Paano po ang pagsamba nyo? Sabi niya, sa February ka, uuwi ako sa India, sasamba ako. Yan po ba buhay ang tao? Uuwi ka, si ang Diyos ko. Ma, mayroon pala ka akong ganun. Ang dinidiyos niya, yung taong buhay. Yun ang ginagawa po ng iba. Ngayon, ang punto ko, maraming mga iba-ibang Diyos ang mga tao. Ang Muslim, ang Diyos nila, si Allah. Ngayon, alamin natin, si Allah po ba kapareho ng Diyos ng Biblia? Ito po ang sabi sa Quran, yung libro ng mga Muslim. Ang sabi sa Quran, dun sa sura 112:1-4, kapatid na Daniel. Sabi po dito, say, He is God, the one and only. God, the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten. And there is none like unto Him. Ayan. Yung po palang Diyos ng Muslim, hindi maaaring manganak at hindi rin siya pinanganak. Ako, tama sa akin yun. Di ipinanganak ang Diyos. Pero yung salitang hindi siya maaaring manganak, magkaiba na kami ng Muslim ng Diyos. Kasi yung Diyos na kinikilala natin sa Biblia, nanganak yun eh. Ang ipinanganak niya, ang Panginoong Jesus. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon, ang Panginoong Jesus nagsasabi, sasaysayin ko ikaw ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung iglesia ni Manalo sa Guagua. Bakit eka, mga anak ang Diyos? Ang nanganak eka si Maria, hindi ang Diyos. Dahil eka ang lalaki, hindi nanganganak. Sabi ko sa pastor, kakapraso pala, alam mo eh. Akala mo, ang nanganganak lang, babae. Mali ka. Kahit sa espiritual, kahit sa material, may lalaki nanganganak. Ito yung isa. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse rather than the female becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form
of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. Yan, tingnan ninyo ha. Yung seahorse, ang tawag doon seahorse, isang isdang dagat, yung lalaki ang nanganganak, yung lalaki nagbubuntis. Pakita nga natin yung paano kung manganak yung seahorse. Eto po. Nagbubuntis yung seahorse, yung lalaki, hindi yung babae. Kaya, hindi imposibleng ang lalaki manganak. Ang Diyos pa. Eh, ipinanganak niya nga si Kristo eh. Kasi ang umpisa, dun sa 1:18 ng Juan, ang nakalagay sa Grego, monogenes theos. Theon o deis, euraken popote, monogenes theos. Pag isasalin mo po sa Tagalog yan, ang bugtong na Diyos. Yung bugtong na Diyos nasa sinapupunan ng Ama. Dumating ang panahon, ipinanganak siya ng Ama. Ang nanganak kay Kristo, yung kanyang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Kasi ang sabi sa 1:14, basahin muna natin ang 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao. Hindi nga tao. Eh ano ba yung verbo? 1:1-3. Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula'y suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang liwaliwanag ng pasimula siya ang berbo. Tinatawag ang kanyang pangalan, berbo. Nung nandoon pa siya sa sinapupunan ng Ama. Nang pasimula, yung pasimula ng berbo, sa nasa sinapupunan siya ng Ama. Ang berbo suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Nakikita nyo ba, mga kapatid, sa inyong screen? Ang berbo ay Diyos. Yung berbong nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. No? Ang katunayan, 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sabi nung ama, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. E di ang nanganak niya ang ama, kailan yung ngayon na ipinanganak siya nung ama? Kasi nung umpisa, berbo siya, nasa sinapupunan ng ama. Alam niyo mga kapatid, ang pakahulugan ng iglesia ni Manalo dun sa berbo. Yung berbo eh, kasalita yun. Plano yon, plano. Kalokohan yon. Wala sa Biblia yon. Yung berbo, pangalan yon nung anak ng Diyos na nasa sinapupunan niya. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Ayun, meron pong kasiyangaan yan. Merong kalagayan. Nasa sinapupunan siya ng Ama, tinatawag ang kanyang pangalan, verbo ng Diyos. Pangalan yung verbo, kung ano-ano binibigay yung kahulugan. Ang verbo, pangalan nung nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak ngayon ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Hebreo, 1:5, kanino sa anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya siya ipinanganak ng Diyos. Eh, kailan ba siya pinanganak? Tao ba yan? Kailan pinanganak yan? 17:5-24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala ginawa ang universo, niluwalhati na ng Ama yung anak. Sabi niya sa Ama,
Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Past tense, ha? Sabi ng mga iglesia ni Manalo, wala pa ika, hindi pa umiiral, plano pa lang. Anong plano? Nagtamo na nga ng glory, eh. Of the glory I had with thee before the world was. Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Wala pang mundo, pinanganak na ng Diyos yung anak. Ang liwa-liwanag. Ipinanganak na siya, wala pa sa libutan. 24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Eh, bago pa natatag ang mundo, ang universo, na ipanganak na siya ng Ama, eh. Ang sabi dun sa Cebuano, Amahan, buot ko nga kadto usab nga mga gitugyan mo kanako, may uban kanako kung asa ako aron sila makakita sa akong himaya nga imong gihatag kanako kay ikaw na higugma kanako sa wala pa matukod ang kalibutan. Igpa ko, igpa, buriko. Kingding binye mo kanako, akayabe ko, lanong luko ka rin. Bang akit na yung ligaya, binye mo kanako, uling liguran mo ko ba yung melalangin yato. Liwa-liwanag, oh. Wala pang sanlibutan. Pinanganak na ng Ama ang Panginoon So Kristo. Kaya po, ang Panginoon So Kristo, anak ng Diyos, kasi ipinanganak ng Diyos yung kanyang kalagayang espiritu. Ang ipinanganak naman ni Maria, yung katawang tao kung saan mananahan yung anak ng Diyos na espiritu. Kaya po si Maria may ipinanganak. Ang ipinanganak niya, yung katawan ng tatahanan noong anak ng Diyos na espiritu. Basahin po natin ang Hebreo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, pagpasok niya sa sanglibutan, bakit? Hindi siya dito nag-umpisa sa sanglibutan, eh. Ipinanganak na siya ng Ama bago pa ilikhain ang sanglibutan. Nung dumating yung panahon, magkakatawan tao siya, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Aling katawan yon? Yung katawang tao na ipinagbuntis ni Maria. Ito hindi naiintindihan ng iglesia ni Manalo, eh. Kaya ang birada, eh, si Kristo raw tao. Dahil ipinanganak daw ni Maria. Eh wala pang sanlibutan, pinanganak na ng Diyos Ama yan, eh. Dahil nasa sinapupunan ng Ama, ang tawag sa kanya, Verbo Monogenes Theos. Bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kahit siyang guniin niyo yung mga eksperto sa Grego, ang tawag kay Kristo na nasa sinapupunan pa na siya ng Ama, ang tawag sa kanya, Bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kaya sa sinapupunan pa lang, Diyos na siya, eh. Ipinanganak ngayon, ananganak ang Ama. Kaya magkaiba po tayo ng Diyos at ang mga Muslim. Kasi ang Diyos ng mga Muslim, dung sa sura, kapitulo 112, versikulo 3, ang sabi nila, He begetteth not, nor is He begotten. Kumpormi po ako dun sa, ang Diyos Ama, hindi pinanganak. Pero yung hindi nanganganak ang Ama, hindi po kumpormi ron. Magkaiba tayo ng paniniwala sa Muslim. Kasi ang Diyos ng langit na ating kinikilala, nanganak. Wala pang sanlibutan, nanganak na siya, pinanganak niya yung kanyang anak. Na siyang naging nagkatawang tao na Kristo. Doon sa punto na yun, magkaiba po tayo ng Muslim. Ngayon, ang ating Diyos, nanganak. Ang Diyos ng Muslim, hindi nanganganak. Sabi nila, edi magkaiba tayo ng Diyos. Pagka ang pagkain, inihandog sa Diyos ng Muslim,
Hindi tayo dapat kumain. Kasi magkaiba tayo ng Diyos eh. Eh yung inihandog sa Diyos-Diyosan, bawal natin kainin eh. Eh lalo nang bawal natin kainin, yung inihandog nila sa Diyos nila na ibang-ibang Diyos kesa sa Diyos ng Kristiyano. Kaya nga pagka pumasakay kami sa eroplano, sasabihin ng mga nandun sa Emirates, what do you want for dinner? What do you want for lunch? Is there anything which is not halal? Kasi yung pagkain po ng Muslim, may tatak yun halal eh. Ibig sabihin, inihandog yun kay Allah nila. We prepare food which is not halal, sabi natin. Bakit po? Eh kasi iba yung Diyos ng Muslim kesa sa Diyos natin eh. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan o sa hindi tunay na Diyos, umiiwas po tayo ron. Bayaan natin yung mga Muslim kumain ng pagkain nila. Kalayaan nila yon. Pero tayo namang Kristiyano, talagang tunay na Kristiyano, huwag tayong papari sa Katoliko kahit ano kinakain. Kay inihandog kay Buddha, kay inihandog kay Bahaula, kinakain nila. Kay inihandog kay Maria, kay Pedro, kay Juan, pag may piyesta yung pagkain, inihandog sa mga patron, bawal po yung kainin ng tunay na Kristiyano, mga kapatid. Isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin, kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Tatandaan nyo, ang hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan. Kung ginagawa lang ng mga tao na Diyos nila, ang hindi naman tunay na Diyos, Diyos-Diyosan yon. Gaya nung ginawa ng mga kamay, ng mga ribulto, na ipinagpepiesta tapos pinaghahanda nila. Eh, handa po sa Diyos-Diyosan yon. Kasi yung Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam sa Diyos yan eh. Pag kinain mo yung handa dyan, pati budhi mo mamamantsahan ng Diyos-Diyosan. Ulitin nga natin, kapatid na Daniel, yung 8:7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Ayan, kaya ingat kayo, nakakahawa yung pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Eh yung pong mga pagkain na may tatak na halal, inihahandog nila yon sa kanilang Diyos eh, na si Allah. Eh si Allah po, iba sa Diyos natin yun eh. Kasi si Allah, hindi naman yung tunay na Diyos na kagaya ng tunay na Diyos ng Kristiyano na nanganak at may anak na ang anak si Kristo. Kaya ang Muslim, hindi naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos eh. Kaya magkaiba po ang Diyos natin. Bayaan natin ang mga Muslim kumain ng may halal, kagaya ng Argentina corn beef. Diyan sa Pilipinas, may Argentina corn beef, may tatak po ng Muslim yun, halal. Yung nasa takaliwa, yun o. No? Pagka may ganyan pong tatak, huwag niyong kakainin, mga kapatid, kasi yan ay inihandog sa Diyos na hindi naman natin Diyos. Bayaan na lang natin sila. Meron silang karapatang kumain ng gusto nilang kainin, pero tayo, kumain tayo ng utos ng Biblia. Huwag tayong kakain ng inihanda sa Diyos-Diyosan o inihandog sa Diyos-Diyosan. Kasalanan po yan sa Espiritu Santo. Ito pa isa. Yung mga Hudyo ngayon, ang kanilang pagkain naman, ang tawag kosher. Ang kanilang pagkain, inihahandog nila sa kanilang Diyos. Eh mali rin yung Diyos ng mga Hudyo ngayon eh. Kasi yung Diyos nila, hindi naniniwala kay Kristo. Kaya lalabas, yung Diyos ng mga Hudyo ngayon, yung tinatawag na Diyos, iba ang Diyos nila kesa sa Diyos ng Biblia. Kasi yung Diyos ng Biblia, yun ang tatay ni Kristo, yun ang ama ni Kristo. Eh sila, hindi naniniwala kay Kristo. Wala raw anak ang Diyos. Eh mali ang paniniwala nila. Ito po yung kanilang tatak sa kanilang pagkain. Kosher. Hindi tayo kumakain yan, mga kapatid. Kasi Diyos-Diyosan yan. Yung kinikilala ngayon ng mga Hudyo. Kaya dun sa Amerika, meron pa silang nilalagay sa McDonald's. McDonald's, kosher. Yeah.
Eh, tanungin niyo yung Muslim. Hindi nila kakainin yan eh. Kasi may tatak na kosher eh. Ang inaanap nila, tatak na halal. Eh kung kosher, hindi kakainin ng Muslim. Yun namang mga Hudyo, pag may tatak na halal, hindi nila kakainin. Kasi kosher naman ang inaanap nila. Eh tayo, kung tunay tayong Kristiyano, hindi tayo kumakain ng kosher, hindi tayo kumakain ng halal ng kosher. At ang kinakain natin, yung walang tatak, ibig sabihin, hindi nila inihandog. No? Kaya mas maganda yung walang tatak, ang kapatid na kosher. Pagka halimbawa, ang Jollibee ay sinabi nila na halal certified, iwasan nyo na. Umanap na kayo ng brands na hindi halal certified. Delikado yung paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kung tayo mag-aaral ng Biblia, makikita nyo, maselan ang Diyos na kinikilala ng Kristiyano. Hindi tayo basta kain ng kain. Kagaya ni Pedro, sabi ni Pedro sa Diyos, doon sa Jesus lang gawa ng mga apostol, basahin natin kung ano ugali ng mga Kristiyano. Sumagot si Pedro sa Diyos ang kanyang sagot. Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Tiyak na tiyak ni Pedro, hindi siya kumakain ng bagay na marumi o karumaldumal. Pakinggan niyo ang sabi naman ni Propeta Ezekiel 4:14. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito ang aking kaluluwa ay hindi nadumhan, sapagkat mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay hindi ako kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga hayop o pumasok man ang kasuklam-suklam na karne sa aking bibig. Tinan niyo yung mga tapat na lingkod ng Diyos, ano? Hindi basta kumakain yun eh. Alam nila kasi nakakahawa sa budhi ang pagkain karumaldumal sa Diyos. Alam nyo, hindi naman tinuturo ng Katoliko ito eh. Lalo hindi tinuturo ng Iglesia ni Manalo ito. Tanungin nyo, kung Iglesia kayo ni Manalo, narinig nyo ba yung aral na ito? Ang tunay na Kristiyano, parang si Pedro, at saka parang si Ezekiel, Panginoon, hindi ako kumain mula sa aking kabataan. Hanggang ngayon, hindi ako kumain ng anumang bagay na karumaldumal, sabi ng mga lingkod ng Diyos ng una. Kaya kung kayo ay sasama sa atin, mga kapatid, medyo mabigat ito, no? Mabigat ito eh, kasi aral ng Espiritu Santo ito eh, na huwag tayong kakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Eh alam nyo, mga kapatid, hindi naman mahirap yan. Mabigat lang sa hindi sumasampalataya. Pero pag sumasampalataya ka, abay, di naman ako nabibigatan, mga kapatid, di naman nabibigatan. Eh, pagkahalal, titiisin ko lang magutom kaysa sa kainin ko. Pagka-kosher, hanap na lang ako ng saging. Makakaraos ka, di ka naman mamamatay. Wala kang makain karne, wala kang makain baboy, hanap ka ng saging, prutas, gulay, isda. Kasi yung isda, hindi nila tinatatakan yun eh. Yung mga isda, hindi. Kasi hindi naman nila maihahandog yung isda eh. Kasi ang inihahandog nila, bago nila patayin, buhay pa. Mananalangin muna sila, saka nila papatayin. Kaya nagiging halal o nagiging kosher. Eh yung isda, hindi mo naman pwedeng ipanalangin muna yun bago mamatay eh. Pag nahuli na lambat, patay na agad yun eh. Kaya hindi nila pwedeng gawing halal yung isda o yung kosher yung isda. Kaya walang tatak yun. Eh di magtiis ka na lang sa isda. Kesa kumain ka nung inihandog sa Diyos-Diyosan o hindi tunay na Diyos. Malawak itong araling ito, mga kapatid, pero umaasa po ako maiintindihan naman ninyo eh. Saka na lang natin yan liliwanagin pang muli. Pagka kayo ay nabautismuhan na, mas matatanggap ninyo ang salita ng Diyos kasi magkakaroon ng pagbabago sa ating puso. Pero alam nyo, hindi pa ako bautisado, natanggap ko na ito eh. Sabi ko sa Diyos, hindi na ako kakain ng mga hain sa Diyos-Diyosan. Yung tiyahin ko po kasi Katoliko. Yung tiyahin ko nag-alaga sa akin mula 3 taon hanggang 7. Doon ako nakatira sa kanila eh, si Auntie Toyang.
Eh, pagka meron na silang pagkaing handa sa Diyos-Diyosan, ayaw mo ba ikaili? Ayoko ako, auntie. Bata pa kasi ako, naririnig ko sa nanay ko, paghanda sa Diyos-Diyosan, masama yun sa harap ng Diyos. Balikan natin ang 15:28, kapatid na Daniel. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atanga ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Apat po, ano? Apat po. Bagay na inihain sa Diyos-Diyosan? Inchik, naghain kay Buddha? Bombay, naghain sa baka? Mga hapo, naghain kay Buddha? Huwag tayong kakain. Mga Iranya, naghain kay Bahaula? Yung pagkain na inihain kay Bahaula, huwag nating kakanin. Yung mga pagkain inihanda sa mga piyesta ng mga Diyos-Diyosan at mga idolo, huwag natin kakainin. Yun ang una. Tapos, mangilag kayo sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo. Bawal po pala yun, mga kapatid, yung kakain ka ng dugo. Ang isang problema, Pilipinas eh. Dito sa ano, sa South America, wala akong problemang ituro ito eh. Talaga hindi sila kumakain ng dugo rito eh. Maano sila rito eh, maselan sila sa pagkain. Kasi alam nila, yung dugo, nandun yung sakit eh. Andun yung mga virus, andun yung mga bakterya sa dugo. Yun ang nagkakalat ng bakterya at virus sa katawan. Habang umiikot ang dugo sa katawan, yun ang nagkakalat ng mga virus. Ito po sa Brazil, wala akong problema rito eh, pero sa Pilipinas, ang na-encounter ko yung, naku po, ikaw, paborito ko pa naman na ikaw ang tinumis at dinuguan. Ay, ayoko na ikaw umanib dyan, bawal pala dinuguan dyan. Eh, kung nakahanda ka, kapatid, na ipagpalit ang kaluluwa mo sa dugo, eh, bahala ka. Pero kailangan ko ituro ito. Sabi ko nga doon sa mga taga-Kapampanga, yung mga Pampango, eh, dugo lang naman ang binawal eh. Hindi naman bawal yung niluluto mo eh. Ang tawag kasi sa Pampanga, tidtad. Tidtad. Tatantarin yung bituka, yung mga laman loob. Tapos igigisa, lalagyan ng dugo. Kaya dinuguan ang tawag sa Tagalog. Eh, pero sabi ko doon sa mga Kapampangan, hindi naman bawal yung bituka, yung ano. Tantarin mo, pareho rin, luto mo. Tapos, imbis lagyan mo ng dugo, di lagyan mo ng atay, mas masarap pa. Kasi bawal kainin ng dugo. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo? Basahin natin ang 17 ng Levitico, mga kapatid. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking ititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Galit ang Diyos sa taong kumakain ng dugo. Ititig ko ikaw ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Tuloy natin ang basa. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala sagrado sa Diyos, ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ay ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. No. Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para
ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya yung mga saserdoteng Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangtubos ng Diyos, dugo. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka para ihandog ang dugo niya sa dambana para pantubos sa kaluluwa. Ibig sabihin, isang bagay na sagrado spiritually ang dugo. Kaya nang dumating si Kristo, iyan ang ipinantubos niya sa krus sa mga Kristiyano. Basahin natin ang 9:22 ng Hebreo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan, ang kapatawaran nasa pagkabuhos ng dugo. Ano ginawa ni Kristo? 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos, para luminis sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel eh. Mula pa sa unang-unang panahon sa Patriarka, kila Noe, bawal na ng Diyos ang dugo eh. Nagpapatuloy hanggang sa Israel, tapos hanggang sa panahong Kristiyano. Basahin natin ang 9:3 ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ayon, lahat ng nabubuhay pwede niyong kainin. Pwede ka kumain ng baboy sa panahon ni Noe. Hindi bawal ang baboy. Pwede ka kumain ng baka, tupa, sa panahon ni Noe, hindi bawal ang baboy. Pwede ka kumain ng baka, tupa, ahas, crocodile, buwaya. E tayo sa Pilipinas, kinakain talaga halos lahat yan eh. Pusa, ginagawa pa araw, siopaw yun eh. Kinakain lahat, pwedeng kainin eh. Pero yun eh, kang lamang may dugo. Pero yun ay kang lamang may dugo. Pagdating sa panahon ng mga apostol, pinagbawal nila sa Kristiyano. Apat po yan. Balikan natin uli. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapit. Yan, apat po yan, mga kapatid. Bagay na inihain sa Diyos-Diyusan at sa dugo. Bakit po bawal ang dugo? Kasi yan po'y sagrado sa Diyos. Huwag nating questionin, ayaw ipakain ng Diyos eh. Yung iba nang question pa eh. Eh naman ikaw masamang kainin. Eh kung naglilingkod ka nga sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, kay Kristo at saka sa mga apostol, huwag kakainin ng dugo, huwag kang maging parang katoliko, kapatid, na kunyari, sabi nila, apostolika raw sila. Eh kung apostoliko kayo, ba't kumakain kayo ng dugo? Eh bawal nga ng apostol yun eh. Si Apostol Santiago nagsabi, umilag kayo sa inihain, sa Diyos-Diyusan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. No? Apat po yan. Ahain sa Diyos-Diyusan, dugo, at binigti. Ano po yung binigti? Madaling maintindihan, hindi lumabas ang dugo. Namatay na hayop sa sarili. Tawag sa ating panahon, double dead eh. Ginagawa nila, pati yung namatay. Kasi yung namatay, maraming panganib po dyan.
namatayan na halimbawa sa sakit, maahawa ka. Kaya doon na kay kamakailan sa Hong Kong, anak ko, milyon-milyong manok ang pinasinunog nila kasi mayroong silang nakitang virus ang nakakahawa, no? Sinunog nila yung mga manok. Eh, alam nyo, yung mga ganon, yung mga namamatay na hayop, binigti yun eh. Hindi lumabas ang dugo, binigti. Kaya bawal kumain ng binigti kasi hindi lumabas ang dugo. Eh bakit? Ano ba ang dapat gawin sa dugo? Pakinggan nyo, sa 17:13 ng Levitico. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang utos po pala, ibubuhos ang dugo, magpapatay ka ng baboy, manok, bubuhos mo ang dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang ritual ng pagbubuhos ng dugo. Larawan nyo ng pagtubos ni Kristo ng dugo niya sa ating kasalanan nang ibuhos ang kanyang dugo sa Kalbaryo. Eh ang mga Katoliko ang ginawa, binuhos yung dugo sa platito, tapos nilagyan ng bigas, sinama sa tinola. Eh hindi dapat ganun eh. Dapat yung ibinuhos na dugo, tatabunan ng lupa. Ayun, kagaya nung ginagawa. Kami po ay nagpapatay ng hayop. Ayun. Bubuhos mo yung dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibubuhos mo sa tasa, lalagyan mo ng bigas. Tatabunan ng bigas, tapos kakainin. Sagrado po ang dugo, huwag niyong kakainin. At yung mga hayop na namatay, na hindi lumabas ang dugo, bawal din. Kasi hindi nga lumabas ang dugo eh. Yan po, mga kapatid. Di, nakatatlo na tayo, no? Hain sa Diyos-Diyosan, dugo, at saka binigti. Apat po yan eh. Uulitin po natin, ano? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Meron pong pakikiapid na kautusan ng Espiritu Santo na kabawal-bawalan sa Kristiyano. Sa tunay na Kristiyano, no? Hindi sa Kristiyanuhan lang. Yung tunay na Kristiyano, binabawalan po ng pakikiapid. Isa ito sa mga kasalanang walang patawad na dapat nating pag-ingatan. Hindi naman mahirap ito, mga kapatid. Apat lang ang tatandaan mo. Saka yung isa, yung pagsasalita ng kontra sa Espiritu Santo. Lima, yung isa pagsasalita, yun namang apat, mga gawain. Kaya iiwas ka sa pagkain ng inanda sa Diyos-Diyosan, sa dugo, tapos sa binigti, tapos sa pakikiapid. Yung pakikiapid, ano yun, mga kapatid? Anong pakikiapid ito na tinutukoy na pagka ginawa natin ito, laban ito sa Espiritu Santo, ay ano tayo? Delikado kaligtasan natin. Ito po, ang tinutukoy na pakikiapid. Sa Unang Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 18, magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nanga sa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ayan, malaking kasalanan pala yung makikiapid ka. Ang gumagawa ng pakikiapid nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ano ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Tutuloy natin sa 19, mga kapatid. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo
na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Merong isang bagay na dapat maintindihan ng Kristiyano. Pagkabautismo, tatanggapin natin ang Espiritu Santo. Ang ating katawan magiging templo na ng Espiritu Santo. Ano ngayon ang tinutukoy ni Pablo na pakikiapid? Na parang lalabas, nakikiapid ka laban sa Espiritu Santo kasi yung katawan mo, templo na ng Espiritu Santo. Basahin natin ang 16. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Yan. Lahat ang ng... pakikiapid na tinutukoy ni Pablo, pakikiapid na ipinaliliwanag niya sa umpisa sa versikulo 16, hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang dalawa magiging isang laman. Kaya pag nakisama ka sa patutot, ay makakaisa ka nung patutot. Kaya ang dapat na maintindihan natin, ang nakikisama sa Panginoon kay Kristo ay kaisang espiritu niya. Ang nakikisama sa patutot, kaisang katawan niya. Kaya magsitakas kayo sa pakikiapid. Alin yung patutot na tinutukoy? Basahin natin ang 17 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo sa 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nang gilalas ako ng malaking panggigilala. Ayan, meron pong ipinakita sa vision ang Diyos kay San Juan, isang babaeng patutot na siya rin ang ina ng lahat ng patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Ito pong babaeng ito, hindi ito literal na babae. Hindi isang babaeng material. Bakit? Tawag sa kanya, Babylonia, ina ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Hindi po ito ordinaryong babae na kagaya ng alam natin patutot. Ano? Ito'y isang patutot na malaki ito. The Great Babylon, the mother of harlots and abominations of the earth. Sino itong patutot na ito na sinasabi sa Biblia? Basahin natin sa 17.2. Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. Ano po palang patutot na ito? Ang mga hari sa lupa nakikiapid sa kanya. Ibig sabihin, na-impluensya niya mga hari, hindi ito ordinaryong patutot. Wala namang international na patutot na babaeng literal . Wala akong kilalang ganun. Wala naman pong isang babaeng material o literal na ang mga hari sa lupa nakikiapid sa kanya. Ito pong dakilang Babylonia o patutot, relihiyon po ito. Relihiyong mali, relihiyong hindi sa Diyos, na halos lahat ng mga hari nakikiapid sa kanya. Basahin natin ang 17-18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Yun. Yan pala yung great city that ruleth upon the kings of the earth. Relihiyon nga ito. Isang syudad na nagahari sa mga hari sa lupa. Yan yung babae na patutot na ang tawag ay Babylonia. Alin yun? Ang sabi sa Biblia sa English, kapatid na Daniel, And the woman which thou sawest is that great city,
which reigneth over the kings of the earth. Ayan. Itong siyudad na ito, mas mataas pa sa mga hari. Larawan po yan ng relihiyong mali. Sabi ng mga apostol, huwag kayong makikiapid. Apat yun eh. Pagkain ng handa sa Diyos-Diyosan, dugo, binigti, at pakikiapid. Pakikiapid sa babaeng patutot na sinasabi ng Biblia na relihiyong mali. Kaya alam nyo mga kapatid, pag naanib na kayo sa iglesia ng Diyos, hindi ka na pwedeng makikiapid ka ron eh. Mali na nga, alam mo eh, makikiprosesyon ka pa ba? Magdadala ka pa ba ng kandila? Makikipiesta ka pa ba? Eh, makikiapid ka nun. Kumbaga sa babae, may asawa ka na, eh, sasama ka pa sa ibang lalaki. Yun ang pakikiapid. Ang nakikiapid sa patutot, nagiging kaisang katawan niya. Sapagkat ang Diyos ang may sabi, ang dalawa magiging isang laman. Kaya yung pakikiisa natin sa relihiyong mali, no? Yan ang pakikiapid na laban sa Espiritu Santo. Huwag kayong makikiapid sa relihiyong mali. Huwag kayong makikisama. Meron na po tayong asawa. Ang asawa natin si Kristo. Huwag ka nang sasama sa ibang Diyos. Pakikiapid yun eh. Basahin natin ang ikalawang Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang asawa po ng iglesia, sa simboliko espiritual, si Kristo. Eh pagka lumuhod ka pa sa ibang Diyos, sumamba ka pa sa ibang relihiyon, pakikiapid po yun. Pag natuklasan mo yung tunay na relihiyon sa Biblia, huwag ka nang sasali dun sa mga prosesyon, mga piyesta, pakikiapid po yun eh. Ng mga Diyos-Diyosan o mga ritual ng Diyos-Diyosan, mga kung ano-anong gawain ng mga relihiyong mali, dapat tayong makisama sa Katoliko. Pagka na sila'y nangangailangan, tumulong tayo. Pag nagugutom, pakainin natin. Pagka nauuhaw, painumin natin. Pagka nang hihingi ng tulong, tulungan natin. Pero pag yayayain ka sa luluhod ka sa Diyos-Diyosan, sa piyesta, makikiapid ka nun, kapatid. Iwasan mo yon. Yan po ang apat na gawaing kasalanan sa Espiritu Santo. Pagsama sa maling gampaning espiritual o reliyon. Pakikiisa sa mga maling pagsamba. Kaya alam mo, tatawagin ka ng mga sabadista, luluhod ka sa kanilang Diyos. Eh yung Diyos ng sabadista, hindi naman yun ang tunay na Diyos eh. Pakikiapid yun. Yan. Sana naunawaan nyo ito mga kapatid. At bukas po luloobin ng Diyos, maunawaan nyo lalo kung bakit nagiging pakikiapid yung pagsama sa relihiyong mali. Bukas po pag-aaralan natin ang aral ng Diyos tungkol sa bautismo. Bukas ang huling araw. Ang ating pag-aaralan kung paano tayo mapapatawad sa kasalanan. At mula sa araw na yan, pagkatapos ng bautismo, ay maglilingkod na tayo sa Diyos sa tamang paraan hanggang sa katapusan. Inanyayahan ko po kayong muli. Alam ko mga kapatid na maaaring sa inyo mabigat ang dating nito. Pero pag nabautismo ang kayo, hindi po mabigat yan. Kasi gagawa ang Diyos ng pagbabago sa ating mga puso at sa ating kaisipan para ang kanyang salita ay matanggap natin. Sana dumating po kayong lahat uli bukas, huling araw ng doktrina. Kahit hindi kayo pababautismo, tuloy nyo lang para wag po kayong madaya na. At hindi naman itinuturo ito sa iba-ibang reliyon eh. Siguro nga, ngayon nyo lang narinig itong mga aral na ito eh. Para po kayo matuto ng lubos, tapusin po ninyo. Kung ayaw nyong umanib, nasa sa inyo. Kung kayo naman ay magpapabautismo, lalo pong magaling. Matanggap nyo ang salita ng Diyos. Sana po dalo kayo uli. Kapatid na Daniel,
Opo, at minsan pa ay nag-aanyaya tayo para po sa ating huling gabi ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo para po dito sa session na ito. Yan po ay bukas sa araw ng Webes, kung loloobin po ng Panginoon, alas 7 ng gabi dito po sa atin sa Pilipinas. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo na sana ay mabuo po ninyo ang ating pag-aaral na ito na isinasagawa. Minsan pa po, salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kami ay muli ninyong pinaunlakan sa aming mga paanyaya. At bago po tayo pansamantalang muling mag-iwahiwalay, ngayong gabing ito ay inaanyayahan namin kayong samahan kaming muli sa isang maikling pananalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami, Ama, sa bawat pagkakataon na kami po ay makakaunawa ng iyong mga banal na katwiran. Unti-unti mo po, Amang, niliwanagan ng aming mga puso ng iyong mga banal na katwiran sa matagal na panahon ng aming mga pagkakamali at pagkakaligaw. Naawa ka po sa aming kaliitan. Isa-isa mo po kami, Amang, tinatawag. Isa kang kapangyarihang naghahango sa amin sa lusak ng aming mga pagkakasala upang kami po ay makapagpasimula ng paglilingkod na katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Salamat po, Panginoon, dumating pa ang napakalaking biyaya sa aming mga buhay, magkaroon ng kabuluhan ang aming pag-iral, makapaglingkod kami sa Diyos na pinagkakautangan namin ng lahat ng kabutihang amin pong nasumpungan. Panginoon, ipatawad mo nawa ang aming maraming nagawang pagkakamali, mga mabibigat na mga kasalanan, mga pamumusong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pasensya ka na po, Ama. Sana tanggapin mo ang pagbabalik loob ng iyong mga nilikha. Sana'y ihanda mo ang kanilang mga puso, laksan mo ang kanilang mga kalooban. Sana'y pawiin mo ang mga kahahadlangan sa kanilang mga unahan, makarating hanggang sa pagtanggap ng iyong mga salita. Magkasama-sama po kami sa isang maligayang paglilingkod sa iyo. Bahala ka na po maging sa aming mga sambahayan at mga mahal sa buhay. Sana kung papaanong narinig namin ang daan patungo sa kaligtasan, ganun din po sana ang aming mga sambahayan upang maging magkakasama kami, hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa pangako mo pong buhay na walang hanggan. Iyo, Panginoon, mananatili ang lahat ng karangalan at kapurihan. Pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang sumasamang langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisa ng Kanyang banal na Espiritu, pamalagi nawa sa ating lahat at sa ating mga anak, magpakailan, kailan pa man.